Hello, welcome back to our YouTube channel. I'm Dr. Zane Kevin Corvasio, a pediatrician. Ang topic natin ngayong araw ay body lotion for breastfeeding moms. Wow! So, hindi nyo pa napapanood yung previous video namin tungkol sa skincare for breastfeeding. Panoorin nyo muna yon. Doon kasi nakadiscuss yung mga reasons kung bakit hiwalay natin dinidiscuss yung mga products for breastfeeding. So, hindi ko na uulitin dito. Okay? Tulad po ng pattern na ginamit namin sa video na yon, so i-discuss din natin separately yung mga products based sa mga concerns na tinatarget nila. So, also similar to the previous video, hindi natin i-discuss yung mga ingredients na bawal at pwede sa mga breastfeeding moms. Napakadami na kasi mga posts, mga videos na nag-discuss sa mga ingredients. So, ang focus natin for this day ay specific products na pwede. Okay? So, first skin concern ay dry skin. So, kumpara sa mga body lotion, generally mas moisturizing ang cream at body butter. So, yun yung mga products na hahanapin nyo. So, example ng product na ito ay Human Nature Body Butter. So, ang 200 grams ito ay 329.75 pesos. Okay? Dati meron tayong Aveeno na body cream, moisture cream, pero sa ngayon medyo mahirap na siyang hanapin. So, ang alam ko inuubos na lang kasi yung stocks. Kung masyado kayo namamahalan sa body butter, body cream, or masyado kayo nalalagkitan, you can try naman yung mga body lotion lang. Expect nyo lang na it will work, not work as well. So, kailangan mas madalas na lang yung pagpahid kung hindi nyo na-reach yung target nyong moisture level. Okay, so mga products, specific products na pwede for breastfeeding ay Human Nature Healthy Lotion. So, ang 200 ml nito ay 219.75 pesos. Pwede rin yung Human Nature Natural Baby Lotion. So, this is 190 ml ay 179.75. And then, yung Aveeno Baby Daily Moisture Lotion. So, kahit ng baby lotion, nakasulat baby, pwede rin for adults yun. At least, pag nadikit si baby sa inyo, so, alam nyo, safe talaga. Safe talaga sa kanya kasi talagang pang baby siya. So, ang 227 grams nun ay 345 pesos. Okay, next issue number 2 ay lightening o pagpapaputi. So, as mentioned sa previous video, generally, habang breastfeeding, dinidiscourage ko ang paggamit ng mga whitening products, brightening products, skin lightening products. Although may mga certain ingredients na sinasabing safe, may mga ingredients na sinasabing unknown pa naman na yung harms na magagawa nila. So, tandaan nyo na ibang usapan yung sa face mo lang ilalagay kaysa sa buong katawan. So, for the body, kasi kung body lotion siya, mas mataas yung risk na madikit si baby habang nagbe-breastfeeding kayo. So, maliban sa concerns ng pagpunta ng product sa breast milk, kailangan nyo rin isipin yung magiging effect niya sa balat ni baby kapag nadikit yung product sa skin ni baby. So, for example, yung kojic acid na usually ginagamit for pagpapaputi. So, although kojic acid is not known naman na mapunta sa breast milk, pero alam natin na kojic acid sometimes ay nagkukos ng skin irritation. So, pag nadikit si baby, na hindi natin alam, pwedeng ma-irritate yung skin niya. Okay? Tapos, so, ang safest way pa rin kung talagang gusto nyo mag-lighten ng color nyo ay sun avoidance and sun protection. So, of course, using this alone, hindi natin ini-expect na puputi kayo beyond your natural color. So, usually, kung ano yung kulay mo sa mga areas na hindi exposable, like yung body mo, yun lang yung marireach mong color kapag gumamit ka ng sun protection. Okay? Ang example ng product na pwede nyong gamitin ay ang Human Nature Safe Protect Sunscreen. So, ang price nun, depende po sa size. So, ang smallest, yung 50 grams, 305 pesos. Another product another safe na sunblock na pwedeng gamitin ay
Orange and Peach Sun Black for Babies and Kids. 100 ml nito ay 349 pesos. Meron din tayong Banana Boat Kids na 582 pesos for 90 ml. Kung hindi kayo talaga mapigilan na gumamit ng pagpapaputi, hindi kayo satisfied na sunscreen lang, so you can try Snail White Body Booster. So ang maliit nito 350 ml 139 pesos, yung mas malaki 350 ml 449 pesos. Although may chemical sunscreen na laman itong Snail White, so yung chemical sunscreen na ginamit niya ay hindi kasama sa mga listahan ng mga controversial na sunscreen. So may Facebook post naman ako na nakadetalye ang mga concerns regarding sunscreen. So you can read that post na lang for further details. Ang third na skin concern natin ay aging. So medyo problematic ang issue na to kasi napaka-limited ng choices natin when it comes to anti-aging. In addition, yung mga available nating products for anti-aging purposes, may mga certain ingredients na controversial ang use during breastfeeding. So, for example, yung Glutasil lotion, hindi pwede sa breastfeeding yan. Yung Jergens anti-aging lotion, may certain ingredient din na controversial. Okay? So, anong pwedeng gamitin for anti-aging purposes? Sunblock pa rin. So, tandaan natin na ang major, isa sa major na cause naman ng aging ng balat ay sun exposure pa rin. Okay? Kapag hindi na lang kayo breastfeeding, saka kayo gumamit ng mga talagang lotion na mas effective for anti-aging. Yung mga sabi ko, Glutasil, Jergens. So, pag after breastfeeding na, pag hindi na kayo nag-breastfeed, saka nyo na lang gamitin. Kung hindi kayo satisfied na sunblock lang yung gagamitin nyo for this purpose, then, yung mga diniscuss ko before na anti-aging dun sa other video namin on skincare, although hindi sila lotion, pwede nyo naman silang gamitin sa mga braso nyo. So, yung mga diniscuss ko before, like yung The Ordinary Ascorbil, The Ordinary na Niacinamide, so, pwede nyo ipahid sa braso nyo yun for anti-aging purposes. Ingat lang kasi marami available na ganitong products na fake. So, which is, syempre, hindi safe pa breastfeeding kung may mga unknown ingredients. So, before we end, I would like to discuss additional safety issues na kailangan tandaan during breastfeeding. So, number one, ibang usapan ng safety ng ingredients sa balat ng mommy in relation sa content ng breast milk versus safety ng ingredients kapag nalunok directly. Okay? So, yung mga lotion ay for external use only. So, hindi nyo dapat pinapahiran yung mga areas na alam nyo malulunok. Pwede malunok yung lotion. So, for example, yung breast. So, kahit na sinabi ko na, ay, itong mga lotion na to, safe for breastfeeding. So, hindi ibig sabihin pwede na malunok ni baby. So, definitely, avoid the areas na pwedeng malunok niya yung lotion. So, pangalawa po, magkaiba yung layo ng ilong ng mother sa katawan niya versus yung layo ng ilong ng baby kapag nagbe-breastfeeding. Siyempre, mas malapit si baby sa skin mo. So, iwasan nyo yung mga lotion na masyado matatapang yung amoy. Alam naman natin na ang sudden change in smell, yung mga sudden, mga matatinding amoy can sometimes cause nursing strike. Bigla na lang ayaw dumede ni baby kasi hindi niya type yung bagong amoy ng mother. So, yun yung isa sa i-consider nyo. Okay? Pangatlo, tandaan nyo na marami pong bentang fake lotion online. So, check makapapansin nyo naman yung size ay hindi pareho sa size na binibenta sa mga malls. Pangalawa, yung amoy, yung consistency, nag-iba, yung packaging, iba rin itsura. So, magtaka na kayo. So, hindi pwedeng basta same brand sa sinabi ko, pwede nyo nang gamitin. Siyempre, i-check nyo na kailangan authentic, kailangan po original yung gagamitin ng lotion kasi hindi tayo sure kung yung mga fake ay pareho yung ingredients sa mga original na lotion. So, baka yung mga fake pwedeng may mga certain na ingredients na ginagamit nila na pwedeng same ang effect pero hindi safe sa breastfeeding. For example, whitening lotion.
So pwedeng gumamit sila ng mga certain heavy metals na can cause whitening din. Pero syempre, heavy metals, alam natin, poisonous yun. So hindi po safe sa baby yun. Okay? So in summary, na-discuss ko na yung iba't ibang body lotion, iba-ibang products po sa for the body na targeting the three concerns. Aging, sun protection, yung moisture, yung skin lightening. Okay? Kung may other concerns kayo regarding health or skincare, you can use the table of contents na nasa description box below. Bye!